Hi, hello. Kumusta naman kayo, guys? Ako ito pa rin. Stuck in my room. So, ito yung unang araw na nag-vlog ako tungkol sa aking resulta. Today, mag-share lang ako sa inyo kung ano yung ginagawa ko everyday. So, hindi ko masasabi na day 1 to. Siguro day 1 dahil ito yung araw na nalaman ko yung resulta ko. Pero naka-isolate na kasi ako ilang araw pa lang. So, ngayon, sobrang lala ng sipon ko. Tapos, Makati talaga yung lalamunan ko. And, nabubore ako. And, parang emotional ako. Hindi ko maintindihan kung bakit. Ganito pala yung pakiramdam na nakakulong ka. Wala kang ibang kausap. Wala kang ibang kasama. Kaya pala nakaka-depress pala talaga siya. Pero, kailangan ko maging thankful kasi i-appreciate ko yun nasa paligid ko na may bintalador ako, may TV naman ako, malaki yung room na to, may nahihigaan ako malambot, alam mo yun, i-appreciate natin yun. And parang naman dun sa mga nahihirapan, I feel bad for them kung may matutulong lang ako. And tayo kung may maitutulong lang tayo sa kanila, yun sa mga naka-quarantine na nahihirapan, nalulungkot and walang mga kagamitan, help natin sila kung may maitutulong din naman tayo. Diba? Kahit sa maliit na paraan. Pero for now, eto nga, nakakulong ako dito. Thank you nga pala, Ate Christy, sa ImmunoPro. May mga nag-chat na rin sa akin na magpapadala sa akin. Si Ate Ana Media, dahil sabi niya magpapadala daw siya. Thank you rin kay Rosa Poblete na nagpadala nito mga fruits and balloons. And syempre kay Papa Jackson na nagpadala ng flowers. Unang-una nagpadala yan. Thank you so much, Papa Jackson. So, ayun. Ang gagawin ko ngayon ay humiga, tumayo, maglakad. Tapos paulit-ulit talaga nun. So, mamaya na ulit. Okay, guys. So, tapos na ako mag-dinner. Ayan. Ngayon, nagpadala si Ma'am Becca. May pinadala siyang ivermectin. Tapos, itong Linhua. Chinese to. Actually, binigyan din ako dito ni Decoy tsaka ni Cha. So, thank you din sa mga bigay nila. Merong Nature's Gift Nasal Spray. So, may pinadala ang aking brother. So sweet. Ayan. Nakakaloka naman to. May pagatas pa. At effective daw to. Ayan. Yung vitamin D3. Tapos, ito para sa ubo ko. Explain. Ang dami ha. Lulunurin mo yata ako ha. Solmux. Meron din ito. So, ayan. Ang dami po niyang binigay sa akin. Pero, so sweet, thank you so much. Kahit nasa Batangas ka, nagpa-deliver siya dito. Nag-utos siya para mag-deliver, para gumaling kami. Ayan. Registered nurse naman ang aking brother na yun. So, I trust him. Hi guys, so kakainom ko lang ngayon ng Bioflu. Kasi tuwing gabi, doon ako tinatamaan ng umiinit ako. Doon ako nilalagnat kapag bago matulog. So, andito na yung food. Kakain na muna tayo. Ayan na po yung food natin. Gulay lang naman to. Tsaka ito. Puro gulay. Sarap. Pero mas masarap kapag may kasamang kumain ito. Matutulog na ako, guys. Oras itsura ko mukha umusap. So, good night, everyone. Tignan natin kung ano naman mangyayari sa buhay natin bukas. Kung ano yung mga gagawin ko tomorrow. Medyo mainit pa rin ako, pero kaya naman. Ito nga pala yung gamit kong mask. Ayan. Share ko na din. Ayan. Laura Lauren. So, ayun na nga. Good night na everyone. Bye! Good morning. Hindi ko masyado mamulat yung mata ko kasi sobrang napuyat ako. Mga around 5 a.m. hanggang 7, di ako makatulog. Dahil sobrang sakit ng ulo ko. Sobrang sakit ng katawan ko. And para ako nakalutang. Yung ganung pakiramdam. Sobrang hirap. Sobrang hirap makatulog. So, putol-putol yung tulog ko. Ngayon, medyo inaantok pa ako. Kaya baka makatulog pa ako. Akala ko parang pawala na siya, pero parang araw-araw palala ng palala. It's getting worse, parang ganun. Sumusumpong na naman yung sakit and yung hirap pag matutulog na ako kapag gabi. I guess matutulog muna ako ulit, guys.
So, kakatapos ka lang kumain, guys. Pinilit ko nang gumising kasi alauna na din. Oversleep na ako. Dahil nga sa puyat ko kanina, sobrang bigat ng ulo ko lahat. Itong buong kalahati. So, kakatapos ka lang kumain, nagmalunggay ako. And now, inom na ako ng gamot. Ito para sa plemo kasi ang laladi ng ano ko. Ng aking sipon. Tapos, zinc. Ayan, meron ako. And sabi ni brother, very good daw ang glutathione. Lalo na sa lungs, so uminom daw ako. And buti naman, marami akong glutathione dito sa bahay dahil sa Lore Loran, ang dami kong stock. So, yan yung mga gift sa akin nung photoshoot namin. So, ito yung inumin ko ngayon. I-share ko na rin kay Jella tsaka kay Mami kasi kanina, nag-worry din ako kay Mami. Iba yung, parang nasusuka siya na umuubo. Eh, di ba nga, hindi siya pwedeng lumala kasi may high blood siya. So, ito. So, ayan. Ito yung inumin ko ngayon. So, after nito, baka magpahinga na muna ako ulit. And mag-suob. Medyo mainit pa rin ako kaya kailangan ko pa rin ng pahinga. Salamat po sa nagpadala ng Angel's Pizza. Ito pala pangalan. May nagpadala po ng food. Uy, thank you. Hello, ang galing. Salamat. Nakaka-touch naman. Parang alam ko saan galing to. Gulay eh. Mukhang galing to kay na Papa Jackson. So, timplahan natin si Mami ng gluta kasi sobrang sakit daw ng ulo niya. Napainom na rin siya ng mga vitamins. Okay lang naman yung paghinga ko. Masakit lang sa ilong kasi barado. Pero, ang masakit yung ulo ko kaya pinipikit ko yung mata ko. Ulo ang masakit. Lahat kayo ganyan? Oo. Tapos yung lagnat, lahat, yung, ano yung lagnat mo ngayon? Ano ka ba? Temperature? Ano ginagawa mo? Wala. Nagsuob ka na? Yung totoo, ha? Oh, sige. Sabihan mo lang ako pag may gusto kang kainin, ha? Sige, bye-bye. Love you. Mag-pray ka lagi. And may delivery ulit tayo dumating. Dami naman ito. Marami salamat po. I believe galing to kay Ate Leonora. Thank you po. Thank you din Papa Jackson sa effort. Uy, may padala ulit tayo. Thank you so much for this. May price pa. Salamat sa pagkain. Good morning. It's another day. Pero it's another headache. Masakit pa rin. Ulo ko. And last night, nahihirapan pa din ako makatulog kaya puyat ako. Kahit nakahiga na ako. So ngayon, masakit pa rin mga mata ko. Tapos itong buong ulo ko, masakit siya. Sobrang sakit. So today, magpapaaraw na muna ako. Baka makatulong. So, kakatapos ko lang mag-lunch and ito naman yung mga next kong kakainin, fruits. And ito, inom ako ng glutathione. And another one, may nagpadala na naman sa atin ng mga prutas. Grabe, ang dami natin prutas. Thank you so much, Ate Geraldine. And another one, delivery. Grabe. Salamat po. So, ayan siya. So, ayun, kakatapos lang tumawag sa akin ni Madam Ellie. Ayan, nangangamusta siya. Thank you, Madam. Ayan, bilang nagka-COVID din siya before, may mga advice din siya sa akin. So, ayun, ngayon, ang init ko na naman. Hindi pa ako makapaligo kasi mainit ako. Hindi ako naliligo pag mainit talaga ako. So, pawala-wala, mawawala, babalik, ganun yung lagnat na nararamdaman ko. Mayan na lang ulit, guys. So, tumatawag na naman yung nurse ko. Mga brother. Teka lang. Hello? Hello? Hello, may mga lagnat pa rin kayo? Ako, sinat. Hello? Yung sinat ba na yan, eh, ganyan din kahapon? O kayo lang? Nawawala-wala. Papawisan ako, tapos mamaya babalik magkakasinat. Tapos mawawala ulit, tapos babalik. Ganun. Di, tuloy-tuloy na lang inom.
It's Marienda time. Maglulugaw po kami. Thank you so much, Ma'am Becca, sa mga lugaw. Salamat po. So, ayan na. Diyan namin pinapaiwan sa labas ng pinto yung mga deliveries para safe yung mga riders. Ang dami na namang mga padala. Thank you so much. Meron tayo another delivery. Grabe naman kayo. Thank you. At ang dami na namang fruits. May padala ulit. Thank you so much po for this. Grabe. Ito pa. Andiyan na yung ano, pichi-pichi at saka yung lugaw. Nagpadala ko dyan. Kainin mo para lumakas ka. Sige na, mag-merienda ka muna. Mag-merienda na rin ako, ha? Love you. Bye-bye. We have laing and adobo yata tong kapangpangan. Care of Ate Aw, salamat po sa pagpapadala. So, black rice ako, tas yung laing and yung adobong kapangpangan. Sobrang thankful ako na ang dami po nagpapadeliver dito ng pagkain. So, hindi na namin kailangan magluto. Kaya, salamat po sa mga nagpapadala ng food. And pati yung ulam namin everyday, pinapadala na lang din. So, thank you. And thank you to Papa Jackson kasi pinagluluto niya kami every lunchtime. Doon namin kinukuha yung ulam namin. That's it. Meron din kaming gulay. Ayan. Galing kay Papa Jackson. At lumpia. Kailangan kumain ng maraming gulay. Another one from Ate Aw. Thank you so much. Kailangan namin to vitamin D. Meron ding honey. Ayan, citron and ginger tea. Tapos, ito, gamot din. As a vitamin C. Good morning! It's another day. And, maaga ako nagising. Uminom ako ng sleeping pills kagabi. Meron kasing binigay sa amin si Doc. Kasi importante raw talaga ang tulog kapag may COVID ka. Dapat may enough na tulog ka dahil kung hindi mas lalong lalala pa nagpupuyat ka. So, uminom ako ng sleep well. And ang effect, ang dami kong panaginip. Parang roller coaster ride yung emotion ko. Ang dami kong panaginip, parang teleserye. Or baka effect talaga to nung pinanood ko bago ako matulog kagabi. Sa Love Island. So, ayun. Good morning, everyone. Magpapaaraw na muna ako ulit. And may nakalagay po ako dito. Titas of Manila. Kasi masakit yung mga leg ko, katawan ko, ganyan. So, ayun. So, magpaaraw muna ulit tayo, guys, ngayon. Pa, kumusta na? Kumusta na? Galing na. Ha? Hindi pa, may sipon pa. Hindi, okay naman eh. Yung ayong pag-laptop mo. Nene, kamusta ka na? Okay naman, ma. Sinisipon lang. Okay. Yung kasipon lang, ayan. Huwag ka palagi ka po yung tawag yun. Yung sa TV, yung mata ko. So, today, may dumating na naman sa labas na pagkain. Salamat po. Salamat ng marami. Good morning. So, breakfast and lunch all in one. Salamat po sa padala again. Thank you. Salamat sa lumpia at sa aglio olio veggie pasta from Papa Jackson. Thank you, Mami Celia, for this. Sa kabilang kamay, try ko. Pagkukumparahin mo yan eh. Tapos, oh, isa, yung ano, yung tubo, nakadiretso yan, nasa may, nakalita mo na may ug. Oo, sige, sige. Nag-151 ako ngayon. Kung mapapansin nyo, nakadress ako ngayon kasi umatend ako ng online, ano namin, yung Zoom. Parang online church namin. Ang tawag sa amin ay pulong or kingdom hall. So, ayun, kakain ako. Thank you sa food. May nagpadala na naman po ng pang-dinner. And thank you, Mami Aw, sa aking pusit. Thank you sa pusit. Sarap. Yummy. Ayan po ang aking mukha ng walang kahit na ano. So, fresh na ako ngayon, guys. Sana makatulog ako na maaga ngayon. And sana bukas pagising ko, okay na rin yung pakaramdam ko. Kasi kanina, hindi okay. Tsaka kahapon, nahihilo ko. Tsaka medyo masakit sa ulo. So, yun lang. Good night, everyone.
Sana maging okay na tayo bukas. Good night! Good afternoon, everyone. So, it's another day. Sabi ko, matutulog na ako na maaga kagabi, pero hindi yung nangyari. Kasi, nakatulog ako ng 4 a.m. or 4:30. Ito talaga yung struggle ko every night. Hindi ako uminom ng pampatulog last night. Kaya, late ako nakatulog. Kaya hindi ako umiinom kasi binabangungot ako sa pampatulog. So, kagabi, tinry ko hindi uminom. And mamaya, itatry kong uminom ng ibang melatonin kasi sleep well yung ininom ko last night. Ngayon, itatry kong sleep pasil. Sana maging okay. So, may bago tayong mga pagkain padala. Thanks, Ate Anami. May mga vitamins din. Salamat po. Thank you. That's it. Wow! Sorry sa aking blemishes. Kitang-kita nyo lahat sa mukha ko ngayon. Kagigising ko lang. And I'm not feeling good today. Akala ko maging okay na siya today kasi matagal na. But no. At everyday I challenge din kung maging okay ka ba o hindi. So today, nagulat na lang ako na OMG. Bakit hindi pa rin ako naging okay? So masakit yung lalamunan ko. Kagabi pa, hirap ako makatulog. Hanggang ngayon, masakit yung lalamunan ko. Masakit din yung ulo ko. And yung mata ko, parang ayoko na imulat kasi babagsak na siya sa sobrang nanlalata. So, ayun. Nagpapaaraw lang ako dito sa tapat. So, may mga inakyat dito sa taas. Thank you so much. Ay, galing kay Ate Alicia. Thank you po. May mga tinapay. Kasi ito pa meron pang isa. Pang merienda, mga pagkain din. I think para kay mami to. Pero nakapangalan sa akin. At madami naman siya. So para sa galing kay Diyosa Poblete. Salamat. Sobrang hirap na hirap ako makatulog. Uminom na ako ng sleeping pills ngayon. Pero mabigat talaga ng pakaramdam ko. Sakit ng ulo ko. Nagluluha yung mata ko. And ayoko na maulit ako. Ayoko na magka-COVID. Hindi siya normal na pakaramdam. Sobrang bigat ng ulo ko. So ngayon, pipilitin ko ng matulog kahit ang hirap. Kasi kailangan. Bakit ko siya natinggan na sa tanong nila? Ano ang direksyon ng article? Another one from Iwi. Thank you so much. Ayan. Kasama ko si Iwi sa commercial ko dati nung Stick O. Sa'yo naka-uniform. Thank you so much. And bigas! Mami Estrella, salamat. May ganito pa. Salamat. Thank you so much. So, here's another one. Get well soon. Thank you so much. Ito yata yung galing kay Rona. Thank you. Thank you. Thank you so much sa mga prutas. Okay na ka. 99,100 na. Normal na. Hindi pa yan kasi may sipon. Wala bang mag-spray na lang ako sa ilong. So, yun yung mga nangyari ng mga nakaraang araw. Hindi ko na kinaya mag-vlog kasi baka mabinat ako and gusto ko complete rest talaga. Kaya medyo naging okay na ako. Today, okay naman ako. Wala na ako nararamdaman. And since naka 14 days na kami, nag-try na rin kami mag-swab antigen nung isang gabi. Gusto na yung malaman, diba? Pero hindi pa rin kami lalabas. So, nag-negative naman lahat except kay Mikay and si Jella and ako. Pero hindi naman talaga siya positive na masasabi. Ewan ko, hindi ako sure. Kasi
mahirap magsalita eh, pero may konting malabong line sa baba eh, pero super labo. Pero ini-expect na lang namin na ah, baka hindi pa kami completely magaling talaga. So, ayun, kailangan pa rin ng complete rest and another 7 days para mag-quarantine. And I think more than 21 days para maging okay talaga lahat. And then, dun kami magpapa RT-PCR swab test para sure na talaga. So, ayun, gusto ko lang i-share na last night, sobrang emotional ko naman. Totoo pala talaga yun, no, na kapag nagka-COVID ka, iba yung pakiramdam na... Iba yung naiisip mo, iba yung nararamdaman ng puso mo. So, kung nagka-COVID ka at hindi mo ito naramdaman, good for you, ang galing mo. Pero iba-iba ang tao eh, di ba? So, ako, naramdaman ko yun na parang naiiyak ako lagi, tas dumagdag pa yung nalaman ko na high blood yung lola ko. Sabi ko, grabe, iba yung pakaramdam na nalulunod ako sa lungkot. So, yun, nilalabanan ko siya and... Ayun, ganun talaga. Kaya pala yung iba parang gusto nung sumuko, di ba? Pero wag na wag kayong susuko. Laban pa din. Kasi kailangan pa rin natin talaga maging strong kahit nakaka-feel tayo ng ganun. Hindi naman every night ganun, hindi naman every day ganun. So, kaya yan. So, ayun, yung isa pang effect sa akin is yung hindi ako makatulog. Doon talaga ako tinira ng husto. Lahat sila nakakatulog dito na pagpahinga. Ako lang talaga yung hirap na hirap. Nakakatulog ako madaling araw na. So, nag-inom ako ng mga sleeping pills. Kaya lang nahihirapan naman ako kasi binabangungot ako. So, nagpalit ako ng sleeping pills. Na nagpalit ako, nananaginip pa rin ako. Kaya lang, kung hindi ako iinom, hindi talaga ako makakatulog. Eh, bawal na bawal sa COVID na magpuyat kasi pinapababa niya lalo yung immune system mo. Sabi ni Doc sa akin, kailangan matulog daw ako na maaga. Pero wala akong magawa eh. So, itong mga nakaraang gabi, medyo paaga na ng paaga. Pero yung maaga, alam niyo yung 1 a.m., 2 a.m. Noong mga unang gabi, talagang 5 a.m., 6 a.m. Hindi ko talaga alam kung bakit. Nahihirapan talaga ako. So, yun. Tas laging masakit yung ulo ko. Sobra. Nahirapan din ako dahil sobrang sakit ng lalamunan ko and lagi ako nilalagnat. And kapag umaga, pag lumalabas yung plema ko, color dark brown siya na parang red. So sabi ng doktor ko, suspecha niya baka may pneumonia daw ako. So nirisitahan na rin niya ako ng malakas na antibiotic para magamot din. And di kasi nawawala din yung lagnat ko. Pero after nito, magpapa-x-ray din ako para makasigurado talaga. May panlasa naman ako. So iba-iba talaga no, yung nararamdaman ng bawat tao kapag tinamaan ka ng COVID. Kung nangyari sa kanya yon, hindi ibig sabihin yun din nangyari sa isa. So, iba-iba tayo ng pag-accept ng katawan. Kasi nga, iba-iba tayo ng immune system. So, napansin ko din na nung unang upload ko tungkol sa COVID, ang dami mga comments na tangkaso lang yan. Dapat di agad kayo nagpaswab kasi lalabas talaga, positive, ganyan. So, ayun, ang dahil pa nagsasabi na scam lang yan, wala yan. Gamutin nyo lang sa bahay, mawawala agad, ganyan. Ay, so hindi na ako nakapag-react. Ang masasabi ko lang ay hindi po scam ang COVID. Kasi nakakahiya naman kung sasabihin natin scam yung COVID. Ang dami na pong namatay at nahirapan sa COVID. Diba? Saksi po ako dyan, yung mga kaibigan ko, malalapit sa buhay ko. Marami na ako na-witness. And nakakahiya din sa mga frontliners natin kasi sila yung nagpapakahirap. Diba? Tapos sasabihin scam. Nakakahiya po sa kanila. Pangalawa, kaya nagpaswab agad kami kasi ano yun eh, para hindi ka mapraning and para hindi ka rin makahawa. Yes, kung may naramdaman kang symptoms, dapat talaga mag-isolate ka. Pero anong iisipin mo? May lagnat lang ba to? Trangkaso lang ba to? Na COVID na ba ako? Siyempre gusto mo rin malaman eh, para yung complete, para mo ilang araw ka magkukulong, alam mo din, aware ka din. Kaya nagpaswab din po kami agad. So sa mga nagsasabi naman na trangkaso lang yan, hindi po. Kasi lagi akong nagkakasakit, sakitin ako. Iba yung naramdaman ko ngayon. Lagi ako nagkakasakit kasi sakitin ako. Alam ko yung pagkakaiba ng lagnat, trangkaso at saka sa naramdaman ko ngayon. Yung ngayon talaga hindi ako pinapatulog ng sakit ng ulo ko, sakit ng lalamunan ko, diarrhea, and marami pang iba-iba. So iba-iba kami ng nararamdaman dito sa bahay. So ayan, lagi din kami nagsusuob with asin. Napaka-importante niyan. Saka yung wag magpuyat. Kahit napupuyat ako, iniiwasan ko pa rin. So ayun lang, magka-quarantine pa kami ng ilang araw dito. So mamimiss ko kayo. Namimiss ko na kayong lahat. Namimiss ko na rin yung lolo't lola ko sa probinsya. Namimiss ko na rin si David kasi naka-quarantine din siya. So sana gumaling na kaming lahat and sana yung mga may sakit din na nararamdaman ngayon, gumaling na rin kayong lahat. Sa mga susunod na araw, makikita nyo na rin ako na magla-live na rin ako kasi mag-update na rin ako sa inyo. So thank you so much for all the love and support sa lahat ng mga pinapadala nyo dito sa bahay. Thank you so much. Don't forget to like this video and subscribe. God bless you all.